Yan, magandang umaga po sa ating lahat, mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, ito po ako ngayon, magluluto po ako ng ginataang malunggay. Ito po yung, may order po kasi sa akin na ginataang malunggay. Masarap to. Ito po yung pangalawang gata. Ganito po lang pagluluto ko ng ginataang malunggay. Ito po yung unahin ko, pangalawang gata. At saka, ang halo ko po ay tinapa. Ayan po. Saka, siyempre, pinakamasarap. Tanglad. Saka, hindi po ako naglalagay, pag ako pala nagagata ng malunggay, hindi po ako naglalagay ng sibuyas. Bawang lang po. Ayan, bawang. Kasi, ang pinakasibuyas ko po yung tanglad po. Kasi, pinakamasarap. Ito naman po yung aking gagataan na malunggay. Ayan. At ito naman po yung pangalawang gata. Ayan. Mamaya ko po ilalagay yan pag kumulo na po itong pangalawang gata at ilalagay ko yung malunggay. Tapos, susunod ko po itong pangalawang gata para masarap. Ayan po. Ayan. Start na po tayo. Ilalagay ko na po itong pangalawang gata sa ayan. Aking kawali. Yan. Yan. Pala, ito po. And then, itong tanglad. Yan. Lalagay ko na rin. Saka, lalagay ko na po ito lahat. Yan. Pagsamasamahin ko na. Yan. Pakukuloyin ko po yan. Habang po hindi kumukulo yan, hindi ko po titigilan ng halo. Kasi po, para yung gata, hindi po siya makorta. Kasi pagka kumorta po yung gata, tubig na po ang kinalabasan niya. Ayan po. Ayan. Ayan. Halo-haloin ko po yan habang hindi pa siya kumukulo. Yan po ang teknik sa pagagata. Perfect yan. Alam mo naman pag mga Bicolana pagdating sa gata. Yan po ang teknik namin. Habang hindi kumukulo, halo-haloin mo siya. Alalay lang. Yan po. Ayan. Sarap po yan mamaya. Depende po pala sa pagagata ng malunggay. Yung iba kasi, dalawang klase kaming magata ng malunggay. Yung isa, yung kakang gata lang, tuyong-tuyo siya. Ito, kasi po may bibili, kaya lalagyan ko po siya ng sabaw. Ayan po. Ayan. Ano yan? Antayin mo natin kumulo yan. Ayan po, nakikita nyo, kumukulo na. Ayan, diba? Ayan, ayan, kumukulo na po. Ilalagay na natin ngayon yung malunggay. Yan, 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 diba? Hindi siya nagbago yung gata. Hindi siya kumurta, diba? Yan. Kaya maganda talaga laging hinahalo. Pag kumulo na siya, pwede mo siyang bitawan. Yan. Lalagay ko na po yung malunggay. Yan. Sarap nito mamaya. Yan. 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 Wow. Sarap nito mamaya. Yan. Yan. Pagkakumulo po siya, ilalagay ko naman mamaya yung kakang gata. Ayan. Para lalong masarap ang ginataang malunggay na may sabaw. Pero pag pangkain lang po, pang family, pero mas masarap nito yung tuyo na igagata mo siya. Wala siyang sabaw, ang sarap. Ayan, ayan. Hindi po ako naglalagay ng karne sa ginataan kasi ang anyog po, mantika, ano po yun eh. Maganda talaga ilagay pritong isda, tinapa, yan. Ayan po, diba? Sa dami kanina, yan na lang. Diba? Diba? Yan. Yan po. Yan. Ayan na siya, diba?
kumulo siya kaunti, lalagay ko naman ang kakanggata. Ayan. Lagyan natin siya ng asin. Ayan. Depende po sa pagtimpla ninyo mamaya. Ayan. Asin. Ayan. Ayan. Kumukulo na siya. Siyempre, ang magic, magic. Hindi nawawala ang magic, magic. Ayan. Ayan. Sarap niyan. Ayan, kumukulo na po. Nakikita nyo, kumukulo na siya, diba? Ayan. Ayan, kumukulo na siya. Ayan, ilalagay ko na ngayon tong pangalawang gata. Ito na siya. Ayan. Ayan. Sarap. Then, ayan. Tayin natin siyang kumulo. Diba? Ayan, pag bumili, pagka may bumili po sa akin, ang isang balot po nito, benta ko po ay 25 pesos. Kasi mahal po ang nyug. Mahal ang nyug dito. Pinakamaliit is 25 pesos na nyug. Samantalang sa Bicol. Mamimitas ka lang sa puno. Pag may sarili kang nyugan. Diba? Ayan, sarap niya mamaya. Ayan, antayin natin siyang kumulo. Ang bango na. Bango na siya dahil sa tanglad. Ayan. Diba? Tinan mo siya, nagkukulay green na siya. Oh. Ayan. Pagkalutong-luto na siya, ang gata niyang kulay green na. Ayan, ibig sabihin luto na. Ayan. Ganun lang po kasimple yung magata. Kaya lang ang technique po talaga habang sa una, yung pangalawang gata, pagsamasamahin nyo na yung bawang, tanglad, nasa sa inyo po kung gusto nyo lagyan ng sibuyas, kayo po. Kasi po ang pinakasibuyas ko yung tanglad na. Ayan. Kaya iba-iba po kasi ang idea sa pagluluto. Pero ako po, ganun po ang ginagawa ko. Kasi ang tanglad, number 1 na, lang na, kompleto na siya eh. Ito na yung, bukod sa masarap at mabango, gamot pa sa katawan natin ang tanglad. Ayan, antayan po natin kumulo. Ayan. 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 Sarap nito mamaya. Habit ko po talaga magluto. Ayan. Kaya yung ninang ko, ninang namin sa kasal, pagka may okasyon sa kanila, ako lagi yung tinatawag. Ayan. Malapit na siyang kumulo. Ayan. Sarap nito mamaya. Ayan, oh, wow. Ayan. Ayan. Kailangan pag kumulo siya, handa mong binumin niya para antay. Pagluluto, kailangan may kasamang pagmamahal para yung kakain masasarap ka.
Di ba? Kasi pag luto ka nakasimangot eh, hindi masarap. Hindi, joke lang po. Depende po yan sa nagluluto. Depende po sa timpla. Hinaan ko lang po yung apoy para hindi siya ano. Yan. Pag kulong-kulo na siya, hinaan ko na yung apoy para hindi siya mabigli. Natin siya. Oh, sarap. Yan, timplahan natin. Kung tama na ba yung timpla niya? Panglasang Pinoy. Sarap. Sarap ng malunggay. Bigyan natin siya ng kaunting bitsin. Wow, sarap. Sarap. Sarap-sarap naman ito. Sarap. Ayan. Pain-in lang natin siya. Sarap na. Kaunting asin. Kaunting asin. Kaunti na lang. Pain-in na yan. Sarap. Talaga na. Napakaganda ng malunggay sa kalabasa.